Welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, mga katropa, ipapakita ko lang naman sa inyo yung ginawa kong special tools na OBD connector, OBD breaker, mga katropa. Ginawa kong DIY para hindi na masyadong mahirap mag-access sa OBD socket. So, naisipan kong gumawa ng breaker, parang extension, para madali nang ma-check yung ating mga high fan saka high low saka positive, kung meron ba siyang voltage sa measurement sa access natin sa OBD, mga katropa. Ngayon ipapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung sakaling gusto nyong gumawa para hindi na kayo mahirapan sa mga mahihilig mag troubleshoot dyan sa mga electrician, lalo na mga low communication with TCM, low communication with TCM, low communication with DCM, low communication with SRS, ABS, saka ICM. Yan, magagamit niya yung gantong idea, mga katropa, para hindi na kayo mahirapan magtutusok-tusok sa OBD connector, mga katropa. Ngayon, naisipan kong gumawa ng breaker para madali yung access natin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga katropa. So, ayan, maraming salamat nga pala sa mga subscriber, viewers, saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, mga katropa, at hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. So, halika na, papakita ko na sa inyo. So, ito yung ginawa kong box niya, breaker box, mga katropa. So, kung mapapansin nyo, mga katropa, meron tayong mga number. Meron tayong 16 pin, mga katropa. Ayan, 1 to 8, 9 to 16. So, ayan, yung mga gagamitin natin to, ito yung 16, yan yung pinaka B plus niya, mga katropa. So, yung 4 and 5, yan yung 4, yan yung chassis ground. Tsaka yung 5, yung battery ground. Yung 6, yan yung low side natin. Ito yung high side, ito yung low side. So, ito yung B plus. So, ayan lang naman yung mga gagamitin natin kapag sa mga voltage measurements, ohms. Yan yung mga checkin natin, mga yan mga gagamitin natin, mga katropa, yung 1 2 3 4 5. Halos lima lang, pero lahat yan merong connection. Ginawa ko lahat, may connection. So ito yung likod niya. So ayan, ginawan ko ng DIY improvised na, at saka yan yung mga wiring niya. So ngayon, tatakpan ko ngayon yan mamaya. Tapos, para hindi, pag tinulak natin yung dito, para hindi siya gumaba. So nilagyan ko lang siya ng epoxy yung mga pin niya, para mag-steady, mga katropa. Ito na ngayon yung dini-DIY kong box. So ito yung wiring. So ngayon, sa wiring tayo, ito. Ito yung guide ko sa, yan. Ito kasi yung DLC natin. Ah, ito yung OBD connector, mga katropa. So, pinagtutusok ko yung pin dyan, isa-isa. Tapos, naglagay ako ng guide dito. Tapos, ako nilagyan ng epoxy, mga katropa. Nilagyan ko ng epoxy yan. Yan, naka-epoxy. Kaya, hindi pa masyadong pino. So, gagawin ko pa yan pagka may time na. So, yan. So, ito yung pinaka-guide ko. Nilagay ko to kasi para hindi masira yung pin. Kumbaga, pinaka-cover niya. So, yan, mga katropa. So, ngayon, ipinturahan ko to ng itim, mga katropa, tapos lalagyan ko ng sticker na may mga number para madaling maka-access, mga katropa. So ayan, ganito lang yan, mga katropa. Ito yung loob nyan. So, ayan. So naghanap lang ako ng box, ginawan ko ng paraan
So ayan nga, yung OBD natin pa ganyan. Yan. So madali tayo maka-access. Isasaksak lang natin ito sa OBD. So medyo mahaba yung wire. Ayan. So dito na lang tayo babasa sa pinakaano ng OBD na to. So same din naman ito yung OBD natin. Sabi ko nga, yan. Ganyan. So saksak mo lang yan. Pares lang din naman ng nandito tsaka ito mga katropa. Kaya madali tayo maka-access sa ating OBD. So ngayon mga katropa, pipinturahan ko muna to. Tapos pagka natuyo, ilalagay ko ng sticker kung alin lang yung ano, yung mga number, para mas madali tayo maka-access to mga tropa. So ayan, pipinturahan ko muna mga katropa para makita, para gumanda ng konti yung ating OBD breaker. Yan, ito yung OBD breaker mga katropa. So nilagay ko nga pala to para hindi mawala ito, yung pinaka-cover niya yan. So aalisin ko ito, tapos sasaksak natin sa OBD ng sasakyan. Yan, ganyan, sasaksak natin na ganyan para maka-access tayo ng madali. So ayan, so ito yung pinaka-cover niya, ginawa kong guide. So ngayon pipinturahan ko muna ito mga katropa, kulay itim, para maganda yung tignan mga katropa. So pinturahan ko muna, balikan ko kayo mamaya pagkatapos ng pinturahan mga katropa. A few moments later. So mga katropa, ito, napinturahan ko na yung ating breaker box mga katropa, kulay itim. So tapos nalagyan ko na rin ng coding. Ito yung mga code niya. Kung mapapansin nyo sa ating OBD, mayroong mga 16 pin yan mga katropa. Mayroon siyang 16 pin. So yung number 4 ay yung ground, body ground. Number 5 yung battery ground. Yung number 6 ito yung can natin na high. Number 7, standby lang yan mga katropa. Tsaka yung 8, yung mga nakablanko na yun, mga standby lang yan. Ito yung mostly na ginagamit natin, yung 4, 5, 6, tsaka yung 14, tsaka 16. Kasi yung 16, ito yung ating supply B+, nakakonect sa kung saan-saan, sa pwedeng connect sa cigarette lighter fuse, sa lahat ng mga fuse. Kaya pagka wala tayong supply dito sa ating OBD, walang supply na ano, matitignan natin yung B+ niya kung saan nakakonect tong supply natin dito sa 16. Ito naman yung low side natin, ito yung high side natin mga katropa. Can high, ito yung can low. So ngayon mga katropa, ayan, napinturahan ko na. So kumpleto na, ready nang gamitin. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano gamitin mga katropa. Itatry na rin natin kung gagana ba. Meron tayong isang sasalangan nito. Titignan lang natin at kukuhanan natin siya ng voltage test. Tetestingin natin yung ground niya tsaka dito kung parehas ba yung ano, tsaka sukatin natin yung can high tsaka yung can low mga katropa. Testingin natin para alam natin kung nag-work ba ng maayos mga katropa. So alika na mga katropa, testingin na natin. So ayan mga katropa, ito yung OBD ng gagamitin natin, tetestingin natin mga katropa. So ngayon, mga katropa, i-unplug ko na itong OBD yung ginawa ko, na OBD breaker na ginawa ko. So ayan, isasaksak natin dito mga katropa sa OBD. Yun, nakasaksak na mga katropa. Ngayon ito yung reading. Babasahin natin siya ng ano mga katropa. So hindi na ako magtututusok dyan ng napakahirap mga katropa. Kaya ako ginawa to para easy access tayo sa OBD mga katropa. Para pag chichikin natin yung kung sa mga trouble code ng low, sa mga trouble na not communicate. So ayan, pwede tayong umaccess na napakadali mga katropa. Kaya ako ginawa to. Hindi na yung tutusukin pa natin dito, ang hirap mga katropa. So ngayon testingin natin yung ginawa kong ito. Gamit natin yung ano, gamit natin yung multimeter syempre para makuha natin yung voltage. Kung okay ba yung ground niya, kung may supply ba siya. Tsaka chichikin natin yung resistance ng 16 tsaka 14 kung pasok ba sa specs mga katropa.
siguro naman pasok kasi nga ito nga, wala naman masyadong problema. Kaya, siyempre pasok. Ituturo ko lang sa inyo kung paano i-check mga katropa. So, gamit tayo ng multimeter, siyempre, ayan. On natin sa voltage tayo. Ngayon, ayan, voltage. Ngayon din masyadong. So, ngayon, siyempre, para ma-check natin yung battery. Yung battery ground niya tsaka yung chassis ground, siyempre lalagay natin dito sa number 16 sa B plus mga katropa. Lalagay natin dito sa B plus yung isang ano na multimeter natin. So ngayon nasa B plus na siya. So ngayon pupunta dito sa ground ng battery mga katropa. So tignan natin kung ano reading. So ayan, 12.40 mga katropa. So 12.40 dito sa battery ground. So sa number 4 yan, 4 and 5 yung ground natin na battery tsaka chassis. So sabi ko nga 12.40. So di ba ang daling umakses sa ano, sa OBD kapag ganito. So kaya ako ginawa yan. So ngayon punta tayo sa ground number 5, 12.40. Pareho lang yan, dapat pareho yan mga katropa. Kapag mababa yung ground dito sa chassis, ibig sabihin may problema yung chassis ground mo mga katropa. Baka may crowded o kulang sa ground. Ayan, ayan, pareha sila mga katropa. So napakadaling access, di ba? So ngayon pag wala tayong nakuwang ground ng 12.40 rito, pag hindi ganyan, pag walang ground na magandang nakuha, ibig sabihin yung B plus natin, yung B plus natin mga katropa, pag walang ground na nakuha dyan, ibig sabihin putol yung fuse. Kailangan natin hanapin kung saan nakalagay yung fuse, kung saan nakakonekta. Kaya nga tayo magche-check ng mga fuse box mga katropa, para makita natin kung saan yung putol na fuse mga katropa. So pagka ganyan naman, okay, dito rin okay. So ayan mga katropa. So kaya ayan yung tinatawag na voltage test sa Ken. Siyempre bago tayo pumunta sa mga checking, kailangan natin checkin yan kung okay yan mga katropa. Body ground tsaka yung supply. Pag wala ng supply, tandaan nyo mga katropa, putok na yung fuse nyan. Yan, dyan sa dalawa dapat pares yan. So ngayon susukatin natin yung resistance ng, lagay natin sa resistance ng 6 at saka 14, high side saka low side mga katropa. Dito yung high side natin, dito yung low side. So sa 14 saka sa 6. So ayan, 63.7. So ibig sabihin okay pa yan mga katropa. Ayan, 63. Pero mataas pa nga mga katropa eh. Dapat dyan 60 plus or minus 61 mga ganyan. So pero sa tingin ko pagpasok pa rin yan. So yan yung high side tsaka low side ng Ken mga katropa. So ibig sabihin okay yan. So yan mga katropa, ganun lang kadali yung pag-check kapag meron kang ganito na DIY na breaker, OBD breaker, yan. Kasi parang hinabaan lang natin yung wire, dinugtong natin doon para nga maka-easy access tayo, yun. Kaya ako ginawa yan, easy access mga katropa. So ayan, nag-work naman yung ginawa ko so far. So ayan, magagamit na sa pag-check mga katropa. Magagamit to sa lahat, pag-check ng voltage, resistance, tsaka short together, yung Ken mo kung may short together, tsaka short to ground, mati-check, magagamit ito mga katropa. Kesa pag wala ito, magbutin ko, pag wala ito mga katropa, ang hirap mag-check dun sa ano, magtutusok dyan sa OBD connector na yan. So kaya naisipan kong gawin, saksak ito, tapos dito ko na lang magkukonect. So napakadali mga katropa. So ayan, ganyan lang ka simple yung ginawa kong OBD breaker mga katropa. Ayan, so simpleng simple lang.
kasi marami naman akong wire dito mga katropa. Kaya madali ko siyang nagawa. Yung pin na may wire, so ayan, napakasimple lang mga katropa. Nakaka-access na ako ng maayos sa OBD connector nang dahil dito sa ginawa kong OBD breaker. So ayan mga katropa, kita nyo naman napakadali lang umaccess. In-example lang ko kayo ng kung paano mag-voltage test sa OBD. Check natin yung voltage nya tsaka yung ground bago tayo pumunta sa mga ibang checking mga katropa. Yun isang halimbawa lang yun mga katropa. So ayan mga katropa, nakita nyo na working mga katropa. So ayan mga katropa, nakita nyo nang ginawa kong OBD breaker mga katropa. Napakadaling umaccess sa OBD connector mga katropa. So ayun, so hindi na masyadong mahirap magtutusok-tusok sa OBD connector kapag mag-check tayo ng voltage test, resistance test, tsaka short together, tsaka short to ground. Yan ay ang mga trouble na loose communication with PCM, ABS, BCM, ECM, ICM, SRS. Yan mga katropa, yan yung gagamitin natin kapag mag-check tayo ng mga loose communication. I-check natin yung CAN bus network. Kung alin yung may problema sa CAN bus, yan yung gagamitin natin pag test. Mas madali mga katropa. So ayan, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel mga katropa, lalo na yung mga katropa natin dyan. Ayan, salamat sa inyo, sa mga subscriber, YouTuber, viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.